New York ang aking pinagmulan. Ito mismo ang sinabi ko sa tao na yon. Makinig ka nga mabuti sa akin na dapat payagan na yun ng habang buhay. Ay, sandali. Tingnan mo yung batang yon. Sino ba yon? Eh, mukhang bago lang siya dito eh. Tingnan mo ang kanyang suot. Ako, ang yaman siguro niya na, no? Kung gano'n, naalis ka na ngayong linggo. Oo. Nasaan na po ako? Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Nandito ka na sa New York, saan pa? Pasensya na po. Saan po yung Basin Avenue? Tumahimik ka! Pare, huwag mo nang pansinin ang batang yan. Uminom tayo. Ay, ano ka ba namang bata ka? Napakaiyakin talaga! Ano ba? Tumahimik nga kayo dyan! Magandang araw po. Saan po papuntang Basin Avenue? Basin Avenue? Tignan mo dyan sa kabilang kanto. Nakita ko na! Basin Avenue! Ito na nga yun! Cutie, iniwan ka ng magulang mo sa Basin Avenue sa New York, sa harapan ng isang simbahan. Ito ang lugar kung saan ako pinanganak. Ito na nga yung lugar kung saan ako pinanganak. Siguro yung simbahan. Dito nga siguro ako iniwan ng magulang ko. Pero, bakit? Siguradong mama ko, dumiretso na ng langit ang kaluluwa niya pagkatapos niya akong isilang. Tama nga, yun nga talagang dahilan. Ah!
pinapilyahan mo? Oh. Sige na. Ibalik mo na yung sombrero niya. Ito, oh. Tess, may nakalimutan kaya ka. Pasensya ka na! Maraming salamat sa inyo. Miss? Ako si Margot. Ako po si Judy Abbott. Mukha yatang ngayon ka palang napunta rito. Opo. Yan kasing suot mo, hindi yan nababagay dito sa lugar na to. Kaya pinaglalaroan ka ng mga bata. Huwag ka sana magagalit. Opo. Sige po, maraming salamat ulit. Teka sandali. Bakit may punit yan? Ano nangyari? Sumabit po ako doon sa halaman ng simbahan. Sumama ka sa akin. Tatahiin ko yan sa bahay ko. Pero... Pangit naman kung maglalakad kang may sira yan. Sa panglimang palapag ako. Ikaw pala yan, Margot. Aba! May bisita ka pala. Oo. Ang batang ito, pinaglaruan siya dyan sa labas. Ganun ba? At isa sa mga yon ay walang iba kundi si Pes. Ano sinabi mo? Ginawa yan ang anak ko! Pasensya ka na, Iha, sa anak ko sa ginawa niya sa palda mo. Ayos lang po yun, madam. Huwag niyo pong alalahanin. Salamat sa Diyos at nandito si Belia. Sa totoo lang, para sabihin ko sa'yo, hindi naman ako marunong manahi eh. Hindi ako marunong manahi at magluto. Ano ka ba naman? Dapat nga mahiya ka dahil wala kang alam gawin sa bahay. Huwag kang mahiya, kumain ka ng biskwit. Opo, marami pong salamat. Wow, mukha nga masarap lahat. Alam mo ba, si Bella din ang gumawa niyan. Tigman na po natin. Ang sarap po talaga. Tama ka. Pasarap ng pasarap ang ginagawa mo. Unahan tayo! Nandito na ba ako? Pes! Halika nga! Pumasok kayo lahat dito! Ano mga bata? May kasalanan kayo at alam nyo na ang mangyayari. Tumalikod kayong lahat! Ano pong gagawin nyo? Sagbay kayo! Yan ang dapat sa inyo! Ang sakit nun! Bakit ka natatawa dyan, Margot? Sige, isuot mo muna to. Pwede po ba? Oo. Bagay pala sa iyan, Pes. Miss, pasensya ka na sa akin. Oo, ayos lang yun. Pahingi po nito! Natapos na. Kaya lang makikita talaga yung tahe. Ayos lang po. Parang isang magandang alaala. Isang alaala? Isang alaala po na nanggaling ako sa lugar na ito. Ang totoo po niyan, dito ako sinilang sa lugar niyo. Ha? Talaga? Saan ka naman nakatira dito? Hindi ko po alam. Kasi maliit pa lang ako, sa ibang lugar na ako lumaki. Ganun ba? Pero gusto ko lang po talaga makita kung saan yung lugar na pinagmulan ko. At ano masasabi mo? Mukhang masaya po dito. Nalibang po ako sa mga bata. Sa palagi ko po kung dito ako lumaki, parang katulad din po ako siguro ni Pes. Oo, sa tingin ko nga. Miss Margot, marami pong salamat sa araw na ito.
Judy, babalik ka dito, ha? Opo, sigurado po. Ang ganda. Tama ka. Paalam po, Miss Margot. Paalam sa'yo, Judy. Judy, pagpalain ka ng Panginoon. Dear Daddy, nagulat po talaga ako sa mga nakita kong malalaking gusali sa New York. Katabi lang po ng lugar na pinuntahan ko kahapon. Ang isa pong napakagandang tindahan na tulad nito. Ha? Bumili rin po si Julia na napakaraming sombrero na parang baliwala lang sa kanya kahit magkano pang mga yun. Dali na, alisan tayo. Iniisip ko nga po kung meron pa bang magpapaligaya sa kanya tulad po ng ginagawa niya. Maligayang pagdating sa New York. Mr. Jervis Pendleton! Kumusta na, Tito? Ang ganda ng bulaklak! Sige na, sumakay na kayong tatlo. Kakain muna tayo sa labas. Ang laki! Ang pinakamagandang opelyal sa panahon natin ngayon, Margot Foster. Napakaganda niya talagang aktres! Judy. Tama ka! Ang sarap nga ng pakiramdam ko ngayon. Kahit nga ang tuhod ko, ayaw tumigil sa pag-inginig. Ganon din ako. Ha? Ayun yung anak ng Chamber. Pati na rin si James of the Lloyds, katabi rin niya. Tito Jervis, engaged na po ba silang dalawa ngayon, ha? Julia, sa opera yan at hindi sa ibang tao. Ano ba itong isang maharlikang pag-iisip na narito ngayon sa harapan? Hindi ko na alam ang gagawin ko. At ako ang isang babae na malungkot. At isa akong babaeng sawing palad. Tignan mo ang pinakadakilang dahilan. Tulad ng magandang pagtunog ng kampana na para sa oras at pagmamalupit, ay hindi mapaparis ang anyo at katangian na hinuulan. Nakakalungkot ang aking buhay. Nakita ko na ang lahat at ang iba pang bagay na dapat kong makita. Yeah.
Ngayon, pupunta tayo sa dressing room nila. Ha? Sa dressing room? Siya si Margot Foster. Matagal ko na siyang kaibigan. Ikaw si Ophelia. Ang galing po ng ginawa niyo. Siya pala si Julia. Maraming salamat sa iyo, Julia. At siya naman ang kaklase ni Julia, si Sally. Kumusta po? Natutuwa po ako makilala kayo. Ganon din ako. Sana nagandahan kayo sa play. Opo. Ah, siya nga pala. Siya naman si... Kasama ka pala nila, Judy? Talaga, Judy? Magkakilala kayo? Hindi ako sigurado. Teka, sandali lang. Nagulat ka sa akin, Judy, hindi ba? Miss Margot! Kayo nga po, Miss Margot! Natutuwa ako makita ka ulit, Judy. Kung ganun, magkakilala na pala kayong dalawa. Opo, dun sa lugar ng mahihirap. Sa lugar ng mahihirap? Bakit, Judy? Anong ginagawa mo sa lugar ng mga mahihirap? Nagkamali kasi ako yung dinaanan. Nakakapagtaka naman yata. Hindi ba magulo at delikado sa mga lugar na yon? Kahit nga tayo, hindi pwede maglakad doon eh. Hindi totoong sinasabi mo. Ha? Mababait din ang mga tao doon at matulungin din silang lahat. Tama. Hindi rin naman ako nalagay sa panganib doon. Alam nyo ba, doon din naman sa lugar ng mga mahihirap, nakilala ko si Miss Margot. Oo, tama siya. Naalala ko, nagpunta ka lang doon sa lugar namin para panoorin yung gagawin namin play. Mahusay din yung pag-arte mo noon. Tulad din ng ginawa mo ngayon. Julia, mahihirap lang naman ang mga taong nakatira doon. Tao rin naman silang katulad natin. Ha? Miss Margot, bakit nga pala doon kayo nakatira? Kung bakit ba ako nagtsatsaga doon? Opo. Sa totoo lang, doon kasi ako'y pinanganak sa lugar na yon. Dear Daddy Longlegs, ang Hamlet po ay isang play na dapat talagang panoorin. Hindi ko nga po alam kung paano ko yun ikikwento sa inyo. Pero ang pinakamaganda pong nangyari sa akin, yung nakilala ko po yung gumagtirap na Ophelia, si Miss Margot po yun. Siya po yung tao na matagumpay bilang aktres, pero ayaw po niya umalis sa lugar na kinalakihan niya. At hanggang ngayon po, doon pa rin siya nakatira at hindi niya kinahihiya. Alam niyo ba, lumakas po ang loob ko dahil sa kanyang prinsipyo. Registered mail mula kay Mr. Griggs? Ano kaya nandito? Ha? $50? Pinadala ko ito sa hiling na rin ni Mr. Smith. Bakit niya ako pinadala ng ganito kalaki? Yung sombrero ko! Anong gagawin ko? Nasira na ito! Ha? Bumili rin po si Julia ng napakaraming sombrero na parang baliwala sa kanya kahit magkano pa yun. Inisip ko nga po kung meron pa mang papaligaya sa kanya tulad po ng ginagawa niya. Kaya pala, naisulat ko nga pala sa kanya yun. Kaya niya ako pinadalhan ito. Napakabait niya po talaga at iniisip niya pa ako ng mga gusto ko. Lalo na pag naiinggit ako sa gamit ni Julia. Pero kung gusto ko naman po na sombrero, pwede naman po akong bumili dun sa perang pinadadala niyo sa akin buwan-buwan. Nag-iisa lang po ako noon. Ngayon po nagkaroon na ako ng mga kasama dahil sa inyo. Na mas mahalaga ba po sa sombrero o kaya sa $50? May mga tao na mayaman sa kabaitan, sa pagmamahal, sa kalayaan at sa pag-iisa. Ako na siguro ang pinakaswerteng bata. Salamat po, Daddy. Parang pakiramdam ko, hindi ako nanggaling sa ampunan. Asasi ako po talaga ngayon. Kaya po ayoko naman kayong bigyan ng sama ng loob. Isasauli ko po sa inyo ang perang ito. Mula kay Judy na gustong abutin ang kanyang mga pangarap.
Ah!